Covenant Bible in the book of Psalms, chapter 23, verse 4. Psalms chapter 23 verse 4, nandiyan na po sa ating pong mga kapatid, hindi sasabi mo dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalms 23 verse 4. Praise God. So, akin po tinatawagan po nila po sa ating puruting pastor na paglipo ng prayer para po sa ating misail ng Panginoon sa umaga ito. Praise God. Ay, lahat na nalangin. Labilang kapagmahal na Diyos. Yes, Lord. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na nagpapakumaba sa iyong banal na presensya. Amen. Pagpalaan mo ang iyong lingkod, Pastora May. Yes. Pahirap mo siya ng banal mo langis. Thank you, Jesus. Itawag mo siya, Panginoon, sa iyong likuran. Pagpalaan mo ang kanyang puso, pagpalaan mo ang kanyang isipan, ano mang lupa sa kanyang bibig ay nagmumula sa iyo, Panginoon. I-anoy mo si Pastora May sa pagdadala ng mabuting balita sa Biblia. Yes. Pagpalain mo lahat ng mga kinip. Pagpalain mo yung salita na binasa ng iyong likod. I-bless mo ito, pusukin mo ang aming mga kalawag. Uhaw na uhaw sa iyong presensya. Uhaw na uhaw sa iyong mga salita, Panginoon. Samaan mo kami. Pinupuri ka namin. Sinasama ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, bago po kayo po mga kapatid, sabihin niyo po yung sa inyong mga katabi, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Sumulayan na po kayo po mga kapatid. Sino po yung Psalms 23? Kung ating pong basahin dyan, mga kapatid, ito po ay sinulat ni Haring David. Amen? It is a very familiar chapter in the book or in the Bible. Ito po talaga napaka-familiar po. Pagin po sa akin po, mga anak, sabi ko po sa kanila, i-memorize nyo, isa puso nyo, isa buhay nyo ang mensahe nito ng ating Panginoon dahil napakaganda ng mensahe na ito. Praise God! So, kung alam po natin si King David po, marami po siyang naranasan, marami po siyang na-encounter sa kanyang po bilang isang hari. Maging po lang siya po ay hindi pa hari kung siya po mga kapatid ay nagpapastor sa kanyang po inalaga ng mga tupa. Marami po siyang mga sabi po natin doon mga kapatid na mga naranasan dahil po sa kanyang po pag-aalaga ng tupa na doon lang po ang training ground sa kanya ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, ito po yung insight po natin sa umaga ito ay yan. Protection of the shepherd. Amen? Kasi po mga kapatid, kahit na po alam natin ang Psalms 23, if you don't experience, if you don't encounter ang ating Panginoon, wala pong kabuluhan ang Psalms 23. Amen? So, alam po natin na si David, protection of the shepherd. So, David po mga kapatid, na kung saan siya po ay talagang marami pong naranasan. Na kung saan po sa kanyang ating po nabasa yung kanina sa Psalms 23 verse 4 na in the valley of the shadow of death. So kung sinasabi po natin mga kapatid, protection of the shepherd, di ba? So lagi po natin tandaan na wala po tayo ibang shepherd kundi ang ating po Panginoon. Praise God. Siya po kagilang shepherd na kung saan ang promise niya, He will never leave us nor forsake us. Praise God. Okay? So kung ating pong pag-aralan, mga kapatid, na kung saan si David as a shepherd man na ating Panginoon, na kung saan, pag-aralan po natin ang ugali po ng mga sheep. Yung sheep po kasi, ito po yung baby pa lang siya na tupa. Habang lumalaki po siya, nagiging lamb na po siya.
Habang lumalaki na rin po siya mga kapatid, iba-iba na rin po ang tawag sa kanila. So sa babae, ship po, tawag po dyan ay O. Sa lalaki naman na ship, ang tawag po dyan ay Rab. Yung may mga sungay. Yan. Pero hindi po lahat po ng tupa ay mababait. May mga tupa po mismo na kung saan ay may mga sungay at lumalaban po sa shepherd. Yan. So ating po pag-usapin sa umagang ito ay yung protection ng ating po dakilang Diyos na tagapagligtas sa ating kaluluwa. So there are 9 characteristics of sheep in the Bible are so close to our life is unsteady. Kung ibig sabihin ng unsteady, talaga unreal siya. Diba? Na kung ating po titignan, may nahawig ang ugali ng tupa sa ugali ng tao. Kaya nalala yun yung kanta na kung saan sabi ko doon na kung si Kristo ay wala sa iyong buhay, ikaw ay katulad sa tupang ligaw. Amen? Tupang ligaw ang tawag sa iyo kasi kung wala ang Diyos sa buhay mo, sino ang maglilid sa iyo? Amen? So ngayon, ang sabi mo dyan, sheep have no sense of direction. Ang mga tupa po, mga kapatid, kung ating pong titinan, bakit po meron pong silang shepherd? Ang shepherd na yan, siya po ang nag-aalaga sa tupa. Amen? And then after that, mga kapatid, yung tupa na kanyang inaalagaan, talagang pinapangalin niya, nilalapin niya, at higit sa lahat ay minamahal niya. Yun. So ito ngayon, yung tupa, mga kapatid, pag sinasabi doon na no sense of direction, kung wala po shepherd na mag-alaga sa kanya kung saan-saan na po siya pupunta. Yun. Kaya nga po mga kapatid, shepherd po mga kapatid, napakahalaga at napaka-importante ang role ng shepherd sa buhay ng mga tupa. Kung ilagay po natin sa ating kapanahunan ngayon, marupong tao ng Diyos na inilagay ang Panginoon sa church upang pangalagaan po ang kanyang mga tupa, yung mga membro na yan, upang yung mga tupa na yan ay hindi marigaw ng landas. Amen po? So, okay? Ships are defenseless. So, yung ships, mga, yung mga tupa, hindi po nila kaya na ipaglaban ang kanilang sarili. Hindi po talaga nila kaya. Kaya nga po si David po, nalala niyo po, sabi po ni David na ang kanyang mga tupa ay kanya po yung pinoproteksyonan. Yung mga lumo po na gusto sakpalin ang tupa, pinoproteksyonan po ni David. Lagi niya po yung mga kapatid binabantayan. Sheeps can get up without help. Hindi po talaga mga kapatid makakakilos na maayos ang tupa pag hindi po sila tinutulungan. Sheeps are emotional and recognize the shepherd voice. Ito po napakaganda. Ang tupa na kung saan kilala nila ang nag-aalaga sa kanila. Kilala po nila ang boses ng kanilang shepherd. Sa amoy pa lang mga kapatid, kilala na po nila. Kaya kung nalala niyo po na ang ating muling pastor ay nagdala po nito na example na di ba yung tupa, may iba ba po tumawag? Hindi po nila, yung mga tupa wala pong alam eh. Tuloy na kanilang kain. Tuloy po kanilang kain po dun sa damuhan. Bakit? Hindi naman po yun ang kanilang shepherd ang tumatawag sa kanila. Pero, nang tumawag po ang kanilang tunay na shepherd, automatic mga kapatid, ano po kanilang ginawa? Lumingon? Yeah. At sila po mismo ay lumapit sa kanilang shepherd. Ganyan po katindi ang pagmamahal po ng tupa sa kanilang shepherd. Amen? Sabi ko lang po mga kapatid, nang kami po nagkasakit, damang-dama po namin ang yung prayers, damang-dama po namin ang yung concerns, damang-dama po namin, mga kapatid, ay yung pagmamahal na sabi po namin, hindi po kami nag-iisa. Amen? Kung ano po titignan, mga kapatid, si pastor po, hindi po siya napapare-request sa ibang mga bucha niya.
Amen. Pero ako nung papirequest ako sa ibang group chat. Kasama ko niya si Brother Jordan, si Brother Ederson. Ngayon po, si Pastor, doon naman po siya nag-pre-request sa ating pong GC. Amen. GC family. Bakit po, naniniwala siya na kaya mga tupa ay kaya mo kay saman namin upang ng ating Panginoon. Praise God, praise God. So sa bawat isa ng mga kapatiran sa kanilang mga tahanan, maraming salamat sa inyo. Pag-isang mga pasabay ng sangkabahan ng ating Panginoon, maraming salamat sa inyo. Magkaisa po tayo na kami po ay pagalingin ng ating Panginoon. God is so great and amen. God is a great healer. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Sheep are not meant to carry burdens. Sino po ba ang nagdadala ng kabigatan ng mga tupa? Hindi po sila, kundi po yung shepherd. Yes. Amen. Sino po ang nagdadala ng kabigatan ng mga membro ng church, ng mga kapatiran ng church, mga leaders, ang pastors po mga kapatid at ang kanyang pamilya. Sila po may mga pre-request mga kapatid, automatic po kami ni pastor nagkakaisa. Pag may mga kabigatan po sa mga kapatiran, automatic po mga kapatid na yung mga concerns po ng bawat isa, bawat kapatiran ay aming pong inilalapit sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil mahal na mahal po namin kayo. Praise God! Praise God! Kaya po yung mga burdens na yan na kung aming bibigay po sa amin, amin po yun ibinibigay sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil ang Diyos, ang ating pong dakilang shepherd. Ang sabi po doon sa Psalm chapter 1, 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung ang ating Diyos ang ating shepherd, hindi po tayo mawawalan na anuman. We shall not nothing. Why? Because He is everything. Amen. He is our source of blessing. He is our redeemer. He is our provider. And everything, He is our salvation. Amen. Ang kaligtasan po ay hindi po yan nakukuha sa iba, sa kayamanan, sa pera, o maging sa mga kamag-anak, sa pamilya. Ang kaligtasan po ay nakukuha lamang natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God! Praise God! Praise! Sheep will settle for less. Talagang mo lang ano mga kapatid, ang ating mga stupa. Sheep are valuable. Ibig sabihin doon, napakahalaga po ng tupa. Napakahalaga po ang bawat members o bawat kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po mga kapatid, yung ministry na po linatangsari ng Panginoon sa aming balikan, hindi po basta-basta po. Amen? Kasi po, may pamilya kami, pamilya namin, dalawanak namin, nakapumusta kami dyan. Hindi po mga kapatid, sa church, ilang kayong pamilya. Amen? Yung burdens ng bawat pamilya, burdens na rin po namin mga kapatid. Minsan po, hindi po nasasabi yung iba. Nagbibigay ko ng revelation sa amin ng Panginoon. Kaya po minsan, nagtatanong ako po, meron po kung minsan natanggap na vision. Nagtatanong po ako eh, kamusta kayo? Ganyan. Minsan nagugulat na lang minsan ng kapatiran na, bakit alam mo, Sister May? Yan. Kasi, nagbigay na po ng revelation ang Panginoon sa amin. Amen? Okay? So, kung ating po titingnan, ang tupa ay hinahalin tulad sa tao na kung saan pag wala pong share, kung wala ang Panginoon, ay siya ay katulad sa tupang ligaw at walang kaligtasan. Yes! Amen! Amen. Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo ay kailangan magpasakop sa ating Panginoon. Amen? Amen! Amen. Ang sabi po dito mga kapatid na kung saan walking through the valley of the shadow of death is not a time of fear, but courage. Not courage to fight, but courage to trust the shepherd. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi kung tinignan niyo po mga kapatid, pag sinabi po na
lang ng shadow of death. Para ano po yan eh? Yung ating pong araw-araw na pumumuhay, kung ating pong titingnan na katapagay, parang araw buhay po tayo. Yes, sa araw-araw po ng ating pamumuhay, mayroon po mga tayong unexpected na mga circumstances na ating pong nararanasan. Amen? Kasi po, ang kahapon po ay nakalipas na. Yesterday is only a memories. What important is today. Amen? Kung ano ka ngayon, kung ano ngayon ang iyong gagawin sa ating Panginoon, yan po mahalaga. Ang bukas po is uncertain. Yes, hindi po natin alam kung ano po yung bukas. Ay. Hindi po natin alam, mga kapatid, kung ano po ating harapin bukas. Kaya po, mahalaga, every time po that we get up early in the morning, mag-pray po tayo sa ating morning devotion. Amen. Praise the Lord. Hindi ko po alam kung ano ang encounter mo sa araw na ito. Pangunahan mo po kami, bigyan niyo kami ng lakas at ang higit sa lahat, bigyan niyo kami ng talino ng iyong kalooban ang masunod. Yes. Amen? Hindi po natin mga kapatid hawak ang ating buhay. Kasi po, titingnan po natin mga kapatid na yung kahapon po, it is a memories. Diba? Kung ano nangyari kahapon, iba naman po ngayon. Kaya po, masabi po ng Bible na live one day at a time. Huwag mong isipin yung bukas. Hayaan mo ng bukas ay mag-reply mas araw ng bukas. Why? God is already there for us. He will not never leave us nor forsake us. Amen? So, lagi na lang makapagin. Sa punti nga, sasabihin po natin na Valley of the Shadow of Death, diba? Parang 50-50 po yan eh, Father Christian. Halimbawa, mayroon kang karamdaman. Meron kang problema, meron kang pagsubok na yung akala mo, hindi mo na makayanan. Amen? Meron yung pinakamatindi. Share mo lang sa inyo mga kapatid. Nandun po sa China, yun ang pinaka-greatest talaga na naging matatag ang faith ko sa ating Panginoon. Dahil mo doon, nag-apply po ako doon as a domestic helper. Amen? Ngayon po mga kapatid, dinignan nila po yung marinata o lahat-lahat na doon. Sabi niya, pwede ka magturo. Sabi ko, hindi naman ako teacher. Sabi niya, hindi. Okay, English mo. Sabi niya, nagturo ko pa ng Sunday school sa church niyo. Sabi niya, pwede ka magturo sa mga bata. Tapos sabi ko, pero ano tuturo ko? Sabi niya, magturo ka ng English. Okay? So ngayon mga kapatid, from Guangzhou, dinala ko doon sa Guangdong. Nagpakagrabe po yung travel doon mga kapatid, na kung saan, napakahirap, hindi po sila marunong ng Chinese. Ang alam ko po na Chinese, basic lang. Barok lang, sa atin barok. Basic lang eh, ang alam ko na Chinese. Ngayon po mga kapatid, dinala ko doon, at saka ang napakahirap doon, pagdating sa araw, nagtuturo po sila, tinatawag na lang pa ako, kung oras na ako na ay magtuturo na ng English, pero kung ako knows. Pagdating po sa gabi na nag-uwian na po yung mga estudyante, kanya-kanya na po. Ang kwarto ko po sa third floor. Yung kasama ko doon ang Chinese na teacher sa ibaba po, kasi pinalitan ko doon yung Australia na magtuturo ng English. Kung ano po tingnan mga kapatid, pagdating po sa gabi, napakatahimik. Tapos, yung napakalungkot. Ang ginawa ko lang po doon, makapay Bible reading ako, mag-pray. Tapos, wala po akong connection. Kasi, di ba, kung that time, hindi ko makilala si Pastor. So, wala po akong connection sa mga kaibigan ko. Kasi, wala po akong load kung that time. Wala talaga akong load. Kailangan ko ng car para magpa-load. Ngayon po, nag-pray talaga ako doon. Pero, sabi ko, alam mo dito, kasi hirap na hirap ako. Tapos sabi doon ng principal, sabi niya, you need to cut your hair. You have to make your hair blondy now. Magpapablondy. Tapos sabi niya, you have to wear just like them. Ano po sinasunod nila mga kapatid? Naka-short po, naka-sleeveless teacher yan. Ganyan po sa kanila mga kapatid. Sabi ko, sir, hindi ko pwede po yung pag-alawa.
Sabi ko, I'm a Christian. I stand for my beliefs. Sabi ko, okay, sabi niya. Pagkaw sabi niya, Saturday, meron ako ano, yung tutor. Ngayon, nagpromama kayo ng kontrata. Pagdating sa kontrata, dapat ang sahod ko ay 5,000 yuan. Pagdating sa kontrata, nagulat na ako bakit 3,600. Sabi ko, sir, napakalaki ng bawas. Sabi ko, bakit? So, after that, mga kapatid, talaga nag-pray ako. Yun. Sabi ko, Lord, if it's your will, alisin ako dito. Kasi kailangan kong sumapa sa church. So, kailangan kong maghanap ng church. Sabi ko, wala, ay wala talaga. So, yun. Pero napakabait nila ng mga Chinese. Kaya nabago ang salita ko, nagugan sila, marunong ako mag-chat ng chapstick, marunong ako kumain sa Chinese. Sabi ko, nakapunta ako ng Singapore, nakapunta ako ng Hong Kong. Sabi, ay, ganun, yun, nagugan ka sila. So, after that, mga kapatid, talaga po, pinag-pray ko sa Panginoon dahil kumakaw pa ang salita ng Panginoon. On that time po, dipindot ng piwala ng cellphone. Di pa po sila yung mga task screen na yan. So doon, mga kapatid, sabi ko, parang magpaglandang, I am in the shadow of Alam. I am in the valley of the shadow of death. Death po, mga kapatid, spiritual. Kasi po, hindi pa ako nakapapakinig ng Word of God. Wala pong choice po doon. Ngayon po, inalis po ako ng Panginoon doon. Binalik po ako doon ngayon sa agency. So, praise God! So, nang inalis po ako doon ng AIDS agency, dinala naman ako ngayon doon sa Shanghai. Na kung saan, ang sabi ng ano, ng mga agency, magturo ka daw ng English sa amo ko at the same time, magtatrabaho ako as a DH. Nag-promit again, napakaganda. Nang dinalay ko ako sa Shanghai, mga kapatid, nakapag-trust po ako, kahit nasabi natin sa GIL, nakapag-trust po ako. Nang sinabi nila na, oh, one less ka pala. Sabi ko po, yun, iba yung pagtingin nila sa akin, nag-ibaw siya ng respect ko. Yun. So then after that, mga kapatid, doon po nakapagsamba, at doon po nakita na even in the valley of the shadow of death, we will not fear. Then ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Amen! Amen! Praise God! Praise God! Kaya sabi ko po na kapatid, hindi po yun upang ikaw ay mag-courage as to fight back. Hindi po yung upang ikaw ay lumaban. Pero, ito ang panahon na kung ikaw ay sa gitna po ng kamatayan, ito ang panahon, ikaw ay mas lalo magtiwala sa ating Diyos na makapangalihan sa lahat. Ang ating pong Panginoon ay napakadakila. Alam niyo po yung mga shepherd, hindi po totoo ng shepherd, yung mga sheep, hindi po totoo na yung mga sheep ay walang alam. Ang mga sheep po ay talagang matatalino. Sila lamang nagtitiwala sa kanilang shepherd. Amen? At ano pa po? Ang kanilang pagtitiwala sa kanilang shepherd, ang kanilang buhay mismo ay kanilang inilaan sa shepherd. Bakit? Kilala nila ng shepherd nila, ay mamahalin sila ng shepherd, alagaan sila, at hindi sa lahat, poproteksyonan sila ng kanilang shepherd. At saka yung tupa, mga kapatid, kung titignan yung tupa, napakatalas po ng kanilang pagdinig. Yes. Amen? At yung mga tupa, ang kanilang pong mata, kahit sa gilid po dyan, makikita po nila ang nangyayari sa kanilang likod. Eh, kasi sinurse ko po mga kapatid, nakikita kasi yung kanilang mata dito sa gilid, hindi talaga makikita nila eh. Meron po siya tinatawag doon na nakakaibang sense sa kanila. Yun. Ngayon, kung ating po titignan, pag ibang shepherd ang tumatawag sa tupa, na hindi kanilang tupa, you will not listen. Amen? Maging sa atin. Di ba? Tingnan niyo po mga kapatid, iba-iba po mga iniba sa iba-iba mga churches na converts, sa iba-iba mga lugar na converts, amen? Pero, nang kayo po ay nilagay sa church na ito, at nang kayo po nagpapasakop sa ating pong pastor at sa ating Panginoon una, nakita po natin mga kapatid na blessing ng Panginoon ay nandoon. Why? Because you obey the call of the shepherd. Amen. Amen? Amen? Ang tanong po ng shepherd, mga kapatid, hindi po ipapahamak ang tupa. Ang tanong po ng shepherd, upang ingatan ang tupa, upang galing ang tupa sa kaligtasan at higit sa lahat sa buhay na walang Amen. Amen! Praise God! Praise God! Alam mo po, si David sabi na, the Lord is my shepherd, I shall not
want. Okay? So dito mga kapatid, mayroon pong dalawang bagay na aking personate. Protected by this presence. Kung atin pong titingnan sa Psalms 23 verse 4, for you are with me. Yes. Amen? Simula po mga kapatid, nang tayo po ay nagdikot sa ating Panginoon, kailan ka ba iniwan ng Diyos? Kailan pala hindi pinagaling ng Panginoon na iyong karamdaman? Kung atin pong titingnan mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa Hebrews 13:5, dito pa tayo sa ibaba, I will never leave thee nor forsake thee. Alam niyo po mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon ay totoo. Ang pangako niya ay hindi po yun ang mamahalo mga kapatid. Kasi kung titingnan niyo, simula po na nakakilala po tayo sa ating Panginoon. Ako mga kapatid, simula po na nakilala po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanya pong pangako ay hindi talaga napapako. Ang pangako niya mga kapatid, He will never leave us nor forsake us. Amen? Kasi po ang Diyos mismo ay mahal niya tayo. Kung nung tayo po ay nasa kasalanan, nang tayo po mga kapatid ay nasa kadiliman, ano po ginawa ng ating Panginoon? Tayo po ay kanyang tinawag. At ang tayo ay kanyang tinawag, napakabuti po na tayo po ay tumugod sa kanyang pagkatawag. Amen? Yes. Kasi po kung titinato natin mga kapatid, hindi lahat ang tinatawag ng Panginoon ay tumugod sa pagkatawag ng Diyos. Amen. Hindi po lahat mga kapatid, kung titingnan nyo, okay, sabi po natin na may mga tumugod, pero nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Tumugod sila eh. Amen? Pero nakakalungkot na sa tindi ng pagsubok ng kanilang buhay, sa tindi ng kanilang pangaranasan, they don't trust God. Kaya nga napaksahin sila. Kaya nga tumalikod sila. Nawa po mga kapatid, mga kapatiran na nanonood sa oras na ito, huwag na huwag na pong isipin na kayo ay iniwan ng Diyos. Amen? Amen? Huwag na huwag na isipin, lalo na sa panahon natin ngayon na we are in a pandemic, buong mundo na ito mga kapatid. Yes. Ang Diyos ay lagi natin kasama sa lahat ng oras. Amen. Praise God. Alam mo mga kapatid, lagi mo natin panghawakan na He will never leave us nor forsake us. Bakit? Dahil tayo po ay minahal ng Diyos at tinubos ng kanyang banal na lugo. Amen. Amen. Praise God. Marami pong pangako ang ating Panginoon. Ang sabi po dyan, when you are protected by His presence, God, sabi niya dyan kay Abraham, God is going to bless you. Sa kay Jacob, God is going to keep you. Papalain ka, ingatan ka sa kamangpungaroon. Sa kay Israel, God is going to strengthen you. Isaiah 41 verse 10. Sa kay Jeremiah, God is going to deliver you. Jeremiah verse chapter 1 verse 8. And then sa kay Judah, God is going to save you. Okay? Ito yung pinakamalindi sa ating pong panahon ngayon. To Jesus Christ. Amen? Ang sabi na po sa Matthew chapter 28, verse 20, I am with you to the end of the age. Amen. Okay? Kung atin po yung mga kapatid na, kasi another translation po yan na, ako'y suma sa iyo palagi hanggang sa katapusan ng sandigutan. Amen? So, ibig sabihin po doon mga kapatid, kasama natin lagi ang Panginoon. Pandemic man yan, amen. Sa karamihan man yan, sa karamihan man yan, God is always with us. He will never leave us. He will never forsake us. He is going to protect always us. Amen? Amen. Kaya po huwag po tayo matakot mga kapatid. Ang pinag-usapan po natin dito ay yung protection ng shepherd sa kanyang mga tupa. We are a sheep. Tayo po yung tupa ng ating Panginoon at tayo po ay lagi po iningatan ng Diyos sa lahat ng oras. Okay?
Isaiah chapter 43 verses 1 and 3. Ang sabi po dyan mga kapatid, ngunit ngayon ganitong sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo o Jacob at nag-anyo sa iyo o Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Thank you, Lord. Hallelujah. Diba? Pakaganda kasi pwede po natin yung personalize mga kapatid. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayin. Pag tayo ay dumaraan sa tubig, mga kapatid, pag tayo na po ay nalunodo sa problema, nalunodo po sa mapagsubok, kasama natin ang Diyos. May ganda po yan eh. Diba? Hindi mo din na malunodo na isang Kristiyano, may kasama natin ang Diyos. Ano pa po? At sa mga ilo ay hindi ka tatakpan, di yaon, pagka ikaw ay lumalak at sapoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alaw sa iyo. Pag sinabi ko na ako yung mga kapatid, napakatinding pagsubok. Yung pagsubok na sunod-sunod, ang pagsubok na yung mga pinakala mo ay wala ka ng pag-asa. Amen? Yung pagsubok na yan, mga kapatid, na kung saan ang akala po natin, kasi may mga maling akala po tayo, di ba? Minsan po, sa dahil po sa mapagsubok sa ating buhay, nagulim ang faith natin. Kaya po sabi na Bible, everyone of us has a measure of faith. Iba-iba po yung faith natin, mga kapatid. Amen? Pero, hindi ka masusunog kung mag-iningas man ang alam sa why? Because God protect us. Amen? And then last verse, pagka ako, ang Panginoon mong Diyos, ay banang-banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo, ang Ethiopia, ang Egypto, ang Ethiopia, at ang Seba. And ibig sabihin mo, mga kapatid, ito lang na, ang pangako ng Diyos sa atin. Naalala niyo po si Shadrach, si Meshach, saka si Abednego, nang sila po ay tinapon doon sa horno, 70 times 7 ang init. Pinabayaan po ba sila ng Panginoon? Pinigilan po ba sila ng Diyos na sila ay hindi may tapon sa loob ng horno? Hindi. Pero ito ang pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo sa lahat ng oras. Amen. Amen? Kung titingnan po natin mga kapatid, tatlo lang po ang tinapon ko doon sa loob ng horno. Pero ilan ang nakita ni Hanang Hari? Apat. Ibig sabihin pala doon mga kapatid na sa kabila ng ating mga problema, sa kabila ng ating mga pagsubok, sa kabila ng pandemic na ito, kasama natin ng Diyos, we are protected by the Lord Jesus Christ. Hallelujah! 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 Alam mo po mga kapatid, ang sabi ko nung ni David, I will fear no evil. Bakit? Subok na ni David kung saan ang Panginoon mismo ang kanyang pong shepherd. Amen? Psalms 23 verse 4, sabi po dyan mga kapatid, your rod and your staff, they comfort me. Okay? So ano po yung pamalo at sa kayo isa? Ano po yung tungkol? Alam niyo yung pamalo, di ba? Nakaganyan. Yun. Kung tayo po mga kapatid ay nagkakasama, pinagpalo po tayo ng ating Panginoon. Ang pagpapalo ng iyong Panginoon sa atin, hindi po yung tayo po ay papatayin upang tayo po ay masaktan. Hindi po. Ang pagpalo ng Panginoon sa atin upang ituwid ang ating maling landas, upang ituwid ang ating mga ginagawang kasalanan at gawin ang mabuti ayon sa kanyang kalooban. Amen? So ito po number one mga kapatid, right of protection. Amen? Ang sabi po din, the sheep knew their shepherd, they trusted in him to be their defender. Simulan noon pa na si David nag-alala ng tupa, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga tupa.
Kanya po itong mga kapatid na inalagaan, pinaproteksyonan, mula po doon mga kapatid sa mga mananakmarasaan, sa kanyang mga tupa. Amen? How much more? How much more na tayo na binago ng Diyos, tinubos ng kanyang banal na dugo, at kanyang iniligtas sa kamahamakan. Hindi niyo po ba alam mga kapatid na kahit isang tao lamang ang makasalanan. Ibibigay ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? Kahit na po lang isang tao lamang ang makasalanan, ibibigay ng Diyos ang kanyang buhay upang siya ay maligtas. Amen? Kaya nga po na pinakong Panginoon sa Cross of Calvary, nakabukas mo kanyang dalawang palad. Kung sino man ang gustong lumapit sa kanya, magsisi at tatanggapin ang katagapagligtas ng ating Panginoon, siya po ay papatawarin ng ating Panginoon. Amen? Okay, so next. Staff of Correction. The shepherd's staff was for the purpose of guiding and correcting the sheep. Yun po yung kanyang pangalan, mga kapatid. Yung tawag dyan, yung kanyang pong pangalan. And then, it used for the care and management of the sheep. It is all for the purpose of protecting the sheep. Alam niyo po mga kapatid, pag yung isang tupa po ay nahulog, ang ginagamit po doon ng Panginoon ni David po, yung kanyang anong po doon? Dolo. Tawag nito? Yung kanyang pungrat? Yun. Ngayon, kinukuha niyo po yun. Pag nagalaman naman po sila mga kapatid, kasi yung mga tupa, sumusunod lang po yun eh. Sumusunod lang po yun sa shepherd. Pag nakita po doon ni David na kanyang ibang tupa ay lumilinis na, ginagamit na naman po doon mga kapatid yung kanyang rat para po sila ulit ay iipunin. Bakit? May tendency po na yung rat, yung tupa, pag lumalabas na po mga kapatid sa kawan po, ay may tendency po na sila po ay mapapahanap. Amen? Pag-ibig po sa atin, bakit dahil po tayo na nakikinig ng salita ng Panginoon, na nakikinig sa pangangaral ng ating pastor? Dahil po kailangan po natin ang salita ng Diyos upang itama ang ating mga pagkakamali. Amen? Titignan po natin na mga kapatid, sa present worship, bakit meron pong song leader? Dahil po wala pong song leader, hindi po tayo magkakaisa. Yung isa sa verse 1 pa lang, yung iba sa chorus na, yung iba sa verse 2 na. Amen? Bakit po mga kapatid, sa mga taon natin sa mga choir, may nag-lead o may nag-orchestra para po sila magkaroon po ng pagkakaisa. Amen? Amen? So sa ating pong church, we are a sheep. And our pastor is our shepherd. Amen? Kung ang pangalan ng pastor ay hindi po mahigpit, hindi po tayo tigino. Kung ang pangalan ng pastor po mga kapatid ay hindi po, tawag ito, kung hindi po talaga mga kapatid na ikinukulit yung ating po mga kasalanan, hindi po tayo makakasama sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi po doon, open rebuke is better than secret love. Mas maganda po mga kapatid na tinatama po ang ating mga pagkakamali. Okay, subukan mo. Magbasa ka ng Biblia. Minsan po pinipili natin, hindi, hindi sa akin yan. Iba sa iba yan. Pero, tingnan niyo po mga kapatid sa loob ng church. Hindi po namin alam yung problema niyo. Hindi po namin alam yung kalagayan sa buhay niyo. Pero, pag tayo po nakarating ng salita ng Panginoon, pag sa atin po yan, sasabihin po natin, sa akin yan, tinatama ko ng Diyos. Amen? Huwag po tayong maggalit pag itinutuwin po tayo ng ating Panginoon. Bakit po? Para sa ikakalago ng iyong mananampalataya at upang ikaw ay maligtas sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Staff of Correction. Okay. So mga kapatid, sabi dito sa 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Bakit? O
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturong lubos sa lahat ng mga mabuting, sa mga gawang mabuti. Okay, tatanungin ko po kayo. Na kayo po ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, alam niyo na ba yung Word of God? Hindi pa, di ba? Ngayon, nang kayo ay nakakakilala sa ating Panginoon, na nagbasa kayo ng kanyang Word of God, napakinggan niyo po mismo at pumasok sa iyong puso, ano po ang iyong pong pakiramdam? Nasaktan? Amen? Tinutuwid po tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen? Pasalamat po tayo mga kapatid na ang Word of God, ito po mismo ang nagbago sa ating buhay. Kaya po, sumunod po mga kapatid, kung ikaw ay tama na mabasa ng salita ng ating Panginoon, hindi ka lalago sa Kanya. Kung tama na mga kapatid, kasi po, kung titignan po natin manatin mga kapatid, ito po ang ating po manuscript. Ito po ang ating mapa patungo sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Amen? Kung wala pong Biblia, ano pong ating babasahin? Kung wala pong Word of God, ano pong ating babasahin? Okay, may mga libro na sabi doon. How to become a millionaire. Diba, meron libro niyan? How to be a successful CEO. Diba? How to be a successful person. Amen? Pero, wala kang mababasa how you can transform your life. Wala, diba? Pero, pag mayroon kang Biblia, yes, hallelujah. Praise God. I can feel the presence of God. Ito po ang nagbago sa akin, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, ito po nagbago sa akin. Ang salita ng Panginoon, ito po nagbigay ng hirap na sa akin. Ang salita ng Panginoon, ito po ang pagbigay sa akin. Ang salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang sa salita ng Diyos, nagkaroon ang diwata ng aking buhay. Sa salita ng Diyos, dito malalaman ang mahalapin ng Panginoon. Praise God. Kaya nga po mga kapatid, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Habang wala pa po tayo tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Wala pa po tayo na hawak natin ang Biblia. Alamin po, mapalad po tayo mga kapatid na tayo po nakakahawak ng Biblia, nakakabasa ng Biblia, pagiging sa cellphone. Pero ang nakakalungkot, isino sa buhay po ba natin ito? Praise God! Lagi niyo isipin mga kapatid, yung rapture ay minsan lang. Kahit alam mo ang Word of God, kung hindi mo isino sa buhay ang katuwiran ng Diyos, sayang ang pag-inipod mo sa Panginoon. Amen. Kaya akong sabi po dyan mga kapatid na ang kasulatan ito pinasihan ng Diyos. Hindi po pinasihan ng tao. Amen. Pinasihan ng Diyos at mapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikakatutog na nasa katuwiran. Amen. Yun po mga kapatid, napakahalaga po ng Word of God sa ating buhay. Kung mahalin pong shepherd ang ating Panginoon, dapat po ang shepherd po natin, mga kapatid, na nagbago sa ating buhay. Ito po kayang iniwan ang last will and testament sa atin. Darating po ng time sa prophecy na po mga kapatid, kaya puturo namin ito yung hapon for the 4:30. Pinag-aralan po namin ni Pastor mga kapatid, na kung saan ituturo namin yung end time. Balang araw darating po, susunugin po nila yung Biblia. Amen? Susunugin na po nila yung Biblia, mga kapatid. Bakit? Ang mga tao na hindi po naglilingkod sa ating
Panginoon galit na galit sa mga Kristiyano. Yes. Amen? Bakit po? Alam nila na ang Kristiyano na nagrelikod sa isang Diyos, ang Kristiyano na mamahal sa Panginoon, ang Kristiyano na nakaligtasan ay sa Jesus Christ lang. Pero, ang sabi po dyan mga kapatid, there are fake Christians and there are genuine Christians. Sa panahon natin na ito mga kapatid, sa pandemic, o ano pa nating harapin, kasi mas matindi pa eh. Pagpapasok na po tayo sa pinagtatawag na tribulation, mas matindi pa. Alugin na nga po talaga yung ating pong mananampalataya. Huwag na huwag tayong bibitaw sa aming Panginoon. Huwag na huwag po tayo mga kapatid na bibitaw sa Kanya. Amen. Amen. So sabi po diyan mga kapatid, praise God, natatapos ako mga kapatid. Are you down and weary? Tired? And want to give up? Napapagod ka na ba sa iyong buhay? Lumbong ka na ba sa problema? Sa kahirapan? Sa karamdaman? Are you tired of everyday na araw-araw ka na trabaho, pagising mo, maliligo, pakain, papasok, matutulog, para wala nang silbi ang buhay natin? Eh, parang ano lang siya eh, parang duty na lang. Yung paulit-ulit. Lagi po natin isipin, we have a shepherd to protect us and love us. Amen? Mayroon po tayo mga kapatid na Diyos na atin po malaking bato na sandala sa lahat ng oras. Surrender your life to Jesus Christ. Amen? Amen? Minsan po, bakit hindi po natin nadarama ang presensya ng Panginoon? There are strongholds in our life. Pag sinasabi po natin strongholds mga kapatid, iba po yung focus. Ang focus mo ay hindi talaga 100% sa ating Panginoon. Ano po yun? Una-una po, cellphone. And natin gadgets. Work, family, and no time for God. Sa panahon ito, mga kapatid, alam niyo po ibig sabihin ng BC, B-U-S. Why? Being under Satan yoke. Nasaano ka ng Satan? Sabihin natin na nasa bandage ka ng Satan. Wala na yung focus mo sa paglilikod sa aking Panginoon. Okay na. Nandiyan naman, may infidel naman, dyan na lang ako. Kahit man lang na nakahiga ako, kahit man lang na hindi ako masyado nakafocus, okay na, hindi naman nakikita ng pastor. Hindi naman alam ng mga kapatiran eh. Ito ba? Listen. Ang ating pong paglilikod sa ating Panginoon na hindi po yung katulad sa pagsusugal. Diba? Sa sugal, mayroong nananalo, mayroong natahalo. Pero, okay lang kung lagi kang panalo. Pero, pag talo ka lagi, ano ang nangyayari sa'yo? Galit? Lungkot, muhi, lahat na eh. Lahat ng mga negative. Ang ating pong kaligtasan po ay hindi natin pwede pagnaruhan. Ang ating pong kaligtasan po ay napakahalaga sa ating pong buhay. Amen? Kaya lang po ginawa na lahat ng ating Panginoon ang kanyang pong obligasyon sa atin. He laid down His life for us upang ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoon ay nasa kong pag-iingat. Alam mo po mga kapatid, the protection of the shepherd. Amen? Na kung saan, lagi po natin isipin, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. We are protected.
protected by His presence. We are protected by His power. Lahat na yun, mga kapatid, sapat na ang dugo ng Diyos upang ikaw at ako ay maligtas. Sapat na ang dugo ng Diyos upang ikaw, ako, ang karamdaman ay kanya po makawin. Amen? Dahil ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin at higit sa lahat, wala pong dugo na makakaligtas sa atin, kundi ang dugo lamang ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Talaga tayo, mga kapatid. Hey Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Are you down and weary? Are you tired? Pagod na nga ba sa araw-araw na pamumuhay ko? O sasabihin na lang natin, pagod ka na ba sa iyong pagdinigod sa Panginoon? Pagod ka na lang mga pangkapagod, hallelujah. Hindi ito ang panahon na tayo ay manghihina. Pandemic man yan. Nandiyan po ang protection ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Paghawakan po natin, kakatawin ang pangako ng Diyos.